Makakausap po natin si Mr. Oliver Digitos at makasama niya sa Cebu MKC Trading. Sila ay matagal ng minumodus, binibiktima ng kanilang kumpanya. Magandang umaga po sa inyo, Sir Oliver. Opo, Sir. Mala po. Okay. Ang inyo pong pasweldo dyan, pasweldo sa inyo ng inyong amo is 200 pesos per day. Opo. Samantalang ang minimum dapat dyan is 394. Opo, Sir. Okay. So, lugi kayo ng 194 kada araw. Opo, opo. Ang masama pa nito, pinag-overtime kayo nang walang bayad, walang holiday pay, walang 13-month pay, walang payslip, walang lahat. Opo, opo. Naku po. Ilang taon na po kayo nandyan? Ano po, 4 na taon na po. Ilan po kayo lahat-lahat, sir? Marami po kami, mga 21 po. 21. Ano opo po yung mga trabaho nyo dyan, sir? Ano po, sir, truck boy po, minsan nagkakarga kami ng basura at saka nag-segregate kami ng mga bote, lata, ganun. Ah, ano po bang company yan, sir? Ano po ito eh, ni company po ito ng, ano po yung tawag nung, numimili ng bakal po, yung tawag nun, scrapan po. Scrap, junk shop, ganun. Oh, junk shop po, junk shop po, yung pinakamalaking junk shop po. Pinakamalaking junk shop dyan sa Cebu? Opo. Okay. Stayin ho ba kayo, sir? Opo, stayin po kami. Okay, tapos yung pinapakain daw sa inyo ay? Parang, B.O. po. Ano pa? B.O. Yung dilata na sensor na B.O. po. Dilata? Opo. Naku, madadiabetes kayo niyan. Kung palagi nilang dilata ng dilata. Ano yung B.O.? Ano? Yung expire na po. Expired? Opo. Ay, mga bad order, B.O. Oo, yun po. Yung pinapatapo na po na, na pagkain. At yun po yung pinapakain sa inyo? Opo. Araw-araw po yan, idol. Naku po. Sino pong amo nyo? Anong pangalan nito? At ito po yung pangalan ng amo namin po, Lino Di Garrio Malasaga. Lino? Lino Di Garrio. Lino Di Garrio. Oh, Malasaga. Po. Pilipino opo po ito. Opo. At nakausap niya na po siya at nagreklamo na po kayo tungkol sa inyong kaawawang sitwasyon. Ano pong sabi niya kung nagreklamo na kayo? Hindi kami po makareklamo sa kanya, sir, kasi magalit lang sa amin, sir, eh. Magagalit? Opo. Okay, ito na si Lino Di Garrio M. Malasaga Jr., may-ari ng MKC Trading. Mr. Malasaga, magandang umaga po, sir. Yes po, magandang umaga po. Magandang umaga, idol. Opo. Lahat po na inyong manggagaway, nagreklamo po sa amin, below apo minimum wage po sila at walang benefits. Apo. Uh-huh. At pinapakain po ng dilata na expired. Ay, hindi naman po. Hindi, wala yun po. Hindi naman. Okay. Sir, oh, ang yes minimum po yes dyan po sa inyong lugar is 394. Bakit 200 pesos yes lang po per day? Hindi ganito kasi po ang nangyari. Dati kasi, binibigay ko sa kanila yun. Minimum. Ngayon, ang problema kasi may mga scrap kasi yung ano, because yung idol. Ngayon, pagkasahod ng Linggo, nag-iinuman mga lalaki kasi. So, pagkatapos sa Monday, Tuesday, Wednesday, wala nang pambili ng pagkain. So, hindi na makapagtrabaho ng maayos. So, sabi ko, ganito gawin natin. Libre ko kayo lahat, pagkain, bigas, lahat, pati kurente, bahay. Sabi ko, ganito na lang, 200 kayo, tapos wala nang bawas yon. Kain, kumpleto lahat, walang problema. Sir, okay, sir. Bago kayo, sir, magbawas ng yes sweldo sa kanila in exchange of accommodation, kinakailangan po na inspect muna ng dole. Kayo ba nagpa-inspect okay muna sa dole? Agarito, sir. Kausap ko kasi yung tao, bali na naman ko kasi walang dole. Hindi, sir. Patakaran yun. Okay, kailangan ma-inspection muna ng dole ang inyo pong kumpanya, ang kanilang kalagayan. May interview po kayo at sila po mga manggagawa ng dole. Hindi kayo basta-basta lang mag-decide, gusto ko kayong bigyan ng accommodation at libre pagkain, kaya in return, babawas ko sa minimum wage nyo. Bawal yan. Opo. Bawal. Sige, i-arrange ko po ito, sir. I-arrange ko. Tapos, ibalik nyo po, sir. Ganito mangyayari dito, sir. Yung 194, sir, ibabalik nyo po yun sa kanila. Kung ilang taon po yun nawala sa kanila, ibabalik nyo po. Okay po. Walang problema po. Very good. Yes po. Madali na natin. Pati yung 13-month pay, sir, pakibigay. Mayroon. Pwede pa lang yun. Mayroon. Sandali lamang. Sir Oliver. Nasaan si Sir Oliver? Sandali lang po, sir, ha? Sir Oliver. Opo, sir. Meron daw kayong 13-month pay? Wala po. Ayan. Sir, hindi ano yan, sir. Bago lang yan. Hindi pa bago. Hindi yan 13.
Ano po? Idol eh. Hindi po yung 13 month yung gano'n eh. Kasi wala sa araw sa sahod namin yun eh. Oh. Wala araw pong 13 month pay. Tapos wala. Ah, ganito idol. Yung taon na yan, yung tumawag sa'yo, siguro mga 3 months pa lang yan or 2 months pa lang dito yan. Tapos lumayas yan dito kasi nagnakaw ng mga scrap. Nandito naman makasama niya. Sir, sandali po. Sir. Ayoko na babaliktad yung aking mga komplainante. Sige, wag natin okay, kausapin. Wag natin kausapin si Oliver. Oliver, sige, pagbigyan natin tong si Amo para masabi naman niya na patas tayo. Sir Oliver, okay. Yung kausapin ko kahit sino dyan, wag lang muna ikaw. Sige, pagsalitay natin. Sinong sunod na pwede ko makausap dyan? Kasi sabi niya ikaw raw nagnakaw. Okay? Ito po, mayroon kasama ko. Oh, sige, anong pangalan ng kasama? Pwede mo makita ulit sila yung video nila? Sino hello, po yan? Hello, Sir Idol. Oh, anong pangalan niyo po, sir? Si Alfredo Samoras po. Oh, huwag mo sabihin, pati si Alfredo, Mr. Leogardio, nagnakaw din. Actually, sir, yung Alfredo, sir, nag-absent without leave, sir, nung December pa yan, sir, matagal na. Okay, next. Apo. Elmo, nandiyan ba si Elmo? Elmo, sir, nandun sa, kwan, sir, sa trabaho pa. Oh, nasa trabaho. Oh, si Elmo, ano naman kasalan ni Elmo? Mr. Malasaga. Andito pa yan sa akin, sir, na trabaho na maayos naman yung tao, sir. Ganito lang, sir. Siguro, maayos siya. O kung maayos siya, man. Then kasama siya nagreklamo doon sa mga nabanggit ko na mga complaint against you. Kung maayos siya, ibig sabihin, ikaw may problema talaga. Ganito lang, sir, no, idol. Ayos, asikasikuhin ko yan. Walang ka mag-alala. Yung mga tao na yan, kung ano may problema nila, dito lang sa akin, maasahan mo yan na maayos ko yan. Okay, sandali po, sir. Okay, very good. Thank you, sir. Para makasiguro kami, nasa na yung dole? Kausapin natin. Ma'am Luchel Taniza, Labor and Information Officer ng Dole Region 7. Ms. Luchel, good morning po. Good morning, Sir Rafi. In fairness naman po dito kay Mr. Malasaga, willing ho siyang ayusin yung problema, pero we want to make sure na talagang tututuhanin niya, hindi lang po salita. Kaya po, kayo nang dito ma'am ang mag-mediate to make sure na mabibigay talaga yung mga kulang sa mga laborers, sa mga manggagawa. Opo, okay, ma'am? Matanong ko lang si Rafi, ano yung complaints ng mga workers? Ito, Cebu MKC Trading, ano? Correct. Una, ma'am, 394 po ang minimum dyan, 200 lamang binibigay sa kanila. Ang sinasabi naman ni sir, kasi raw libre pagkain, libre tuluyan, tulugan. Sabi ko, dapat sinicheck muna ng dole yan bago siya nagbabawas ng sahod in lieu of pre-accommodation. Di ba? Yes. Tama? Okay. Ang sandali, ma'am, patapusin muna ako. And then, isa pa po, ma'am, wala pong 13-month pay. Wala pong OT. Yun. So, okay, gusto ko po, ma'am, yung mga perang hindi na ibigay, dyan na lang po sa dole, magkaayos at maibibigay sa kanila. Okay, ma'am? Okay. Sige po. Sige, ma'am. May gusto kayong sabihin? Okay. Sir Rafi, ganito kasi yan, sir. Talking about the minimum wage rates dito sa Region 7, kung sila ay nagtatrabaho doon sa Bangkal, Apolapo City, no, the location of Cebu MKC Trading. Opo. It's being included, it's covered na siya sa Metro Expanded Cebu area. So yung minimum wage rate diyan is 404 pesos per day. Oh, tumaas pa. Very good, very good. Thank you. So that is 404 pesos per day. The existing minimum wage rate is effective since January 5, 2020. So, oh, very good lalo. Oh. So ibig sabihin, mas malaki ang difference. I-add mo nga. 404 a day minus 200 lang ang binibigay sa kanila. O di 204 ang lugi. Okay. Tapos yung sinasabi ng may-ari, Sir Rafi, na may libreng pagkain daw at saka tuluyan. Tapos yung pagkain, ma'am, ano? Yung expired. Yung mga dilata. Apa. Expired na dilata. Apa. Well, we are advocating for a healthy and safe workplace. So, kung ganun, medyo may magka-problema tayo dyan sa safety, no? So, ang ma-advise ko si Rafi sa mga workers, si Rafi, is really to come to Dole and file for a request for assistance doon sa single entry approach program namin, yung SENA na tinatawag. Apa. Oo. Since ano sila, we already have now si Rafi para pwede naman silang hindi talaga pupunta dito sa Dole personally. Kasi yung pag-lodge ng request for assistance ng Dole ay pwede na din online. Okay. Ma'am, meron po akong suggestion. Yes po. Mamarapatin nyo. Opo. Bakit di na lang po kayo gumawa ng visitation, inspection, para makita nyo po talaga actually yung kalagayan po ng mga pobre nating manggagawa doon sa Cebu?
Sige, sir. I-refer ko ito sa field office concern, sir, ha, na this is one of the issues na, na nabanggit dito sa programa mo. Apo. Kasi naman kami, we can conduct a complaint inspection. Apo. In the event na may magreklamo sa amin. So, either matanggap namin through email or may magpupunta o magpadala ng sulat. Apo. So, ito, i-ano ko muna sa field office if they can conduct a complaint inspection. Apo. Telling them all the concerns na ni-raise ng mga workers ng Cebu MKC Apo. Trading. Apo. Kasi ma'am, wala silang access sa mga computer at hindi naman po high-tech itong mga trabahante natin dyan. So, kayo po mismo pupunta doon and kayo pong mag-i-interview and then kayo po ang kukuha ng kanilang complaint, kayo po magsusulat and then ipapaliwanag sa kanila and then after that, magkabayaran na po doon sa tanggapan nyo at pumapayag naman to si Mr. Malasaga, in fairness to him, na babayaran yung difference. Just make sure na talaga mabayaran sila. Yun lang po yung sa amin. Ang mangyayari niyan, Sir Rafi, upon the conduct of the complaint inspection, both parties, yung sa workers at saka sa management, will be given copy of the notice of results. Ano yung nangyari sa inspection? Apo. Tapos, the management, before the DOLE will call for a mandatory conference, the management will be given 10 days to correct the deficiencies noted. So, for example, yung underpaid talaga sila kasi 200 pesos per day lang instead of receiving 404 pesos per day. So, bibigyan ng, may due process naman tayo, bibigyan din ng pagkakataon ang management to correct that. Now, if there is no correction made, nag-lapse na yung 10 days, then that's the time. Ma'am. Yes, po. Please, mamarapatin nyo. Ma'am, ganito na lang po, kung mamarapatin nyo po. Matapos po makausap yung mga empleyado at nasabi ng mga empleyado kung ano po yung mga hinaing nila, tapos doon pa lang po on the spot, gagawa po kayo ng mga computation. Kasi halimbawa, the difference between 404 to 200 na natatanggap nila is 204. And then Saturday and Sunday, pinagtatrabaho po sila, kukompute nyo po yung nawalang pera sa kanila. Ano po? And then yung 13-month pay. And then equals plus kung ilan years na po sila. I suppose 2 years lang po atang pwede habulin. Taba ba, ma'am? O more than 2 years? Ang prescriptive period, sir, kung sa mga claim na yan, depende ha. I still have to to the labor inspectors. Pero yung labor inspectors natin, sen, they are really well versed with their work. Okay, sige, sabihin lang po natin. Ang alam ko kasi dati 2 years eh. 3. Okay, 3 years. Okay, so 2 years. So times 3 years. And then sasabihin niyo agad dito kay Mr. Malasaga. Mr. Malasaga, 1.5 million ang dapat ba ilan sila? 26. Mr. Malasaga, 10 million ang dapat bayaran sa mga manggagawa. Ganun lang po yon. Sa aming computation, 10 million. Ngayon, kapag halimbawa, nagtumawad siya, nakipagtawaran sa mga manggagawa at pumayag yung mga manggagawa, sabi niya, 10 million, masyado malaki, gawin mo na lang 9.9 million. Pumayag yung mga manggagawa. Hindi, tapos ang problema. Solved, di ba? Sige, sir. We will... Kasi ma'am, kung sabihin mo, bigyan ng 10 days and then back and forth, communicate. Actually, sir, that's part of the procedure. Apo, ma'am, yes, I understand, ma'am. I understand, pero trust me, kami po dito, kuminsan, in 24 hours, 48 hours, nasusolve agad namin. Especially kung ito, ma'am, very cooperative po ito si Mr. Malasaga so far. That's good, sir. That's good. Okay. Sige, ma'am, ha. Asahan po namin, madam, ha. Sige po, sir. May pupunta na po bukas na bukas sa kanilang, sa opisina, sa kumpanya po, ni Mr. Malasaga. Salamat po, madam, ha. We will forward this to the field office concerned, sir, right away. Salamat po, ma'am. Welcome, ma'am Luchel. Mr. Malasaga. Yes, Idol. Huwag niyo po silang parusahan kasi nagsumbong sa amin. Baka naman, balitaan ko, pinagtatanggal niyo sila. Mas madadagdagan yung problema niyo, sir. No, actually, mayroon naman dito mga tao dito na maayos din, makakapag-testify din naman sa investigation. Actually, walang problema po sa akin, Idol. Makukurek din natin kung ano mga lapses ko. Ah, thank you, sir. Sige, sir. Bukas, sir, darating dyan yung DOLE. Sir, ha, mag-cooperate na lang kayo. Salamat po, Mr. Malasaga. God bless po. Thank you very much, Idol. At least narinig ko yung boses po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Apo. Okay. Sir Oliver, bukas darating din yung DOLE. Kakausapin ka ng DOLE. Imomonitor namin to ensure, to make sure na talagang patas po ang magiging resulta ng investigasyon at matatanggap niyo pera niyo. Okay? Hintayin niyo po bukas, sir. Okay? Parating na dyan yung DOLE. Okay? At wala mangyari sa inyo habang wala pa dyan yung DOLE. Magandang umaga po sa inyo lahat, sir.